Тілі телепом, кричить ночная птичка. Друзі побралися в дім, тим, кого не стичка. Ako po si Greg. May babahagi lang akong kwento tungkol sa kaibigan ko. Totoong pangyayari po ito. Sana'y magustuhan ninyo. Nung bata pa ako, panay ang paglaro namin ng luksong tinik sa may tabi ng aming bahay kasama ang aking mga matatalik na kaibigan. Nung papalubog na ang araw, naisipan namin tumigil na sa paglalaro. Lima kami magkakaibigan at lagi kami magkakasama kahit saan man magpunta. Sa oras na yon, naisipan ng mga kaibigan ko na maghanap ng gagamba doon sa gubat malapit sa bahay ni Lola Tiring, ang isa naming kapitbahay. Hindi ako sumang-ayon, lalo na't balibalita sa aming baryo ang chismis tungkol sa mga kapre na ninirahan sa gubat na yon. Dahil sa katigasan ng ulo ng aking mga kaibigan, napilitan na lang akong sumama sa kanila. Nagsimula na kami maglakad papunta sa gubat at nang makarating kami dun sa gubat, biglang lumakas ang hangin. Nagsitayuan biglang ang aming mga balahibo na tila ba may nakatingin sa amin. Madilim na sa gubat. Mabuti na lang at may dala kami mga flashlights na siyang magagabay sa amin sa aming tinatahak. 3 oras na kami naglilibot sa kagubatan at marami-dami na rin ang aming mga nahanap na gagamba. Sa di kalayuan, may napakalaking puno ng mangga. Nagsimula na naman akong matakot at habang naglalakad kami, napansin ko na habang papalapit kami sa punong mangga, ay lalong lumalakas ang aking pakiramdam na may nagmamasid sa amin. Nang may biglang kumaripas ng takbo at laking gulat ko, nang makita-kita ko ng mabuti ang punong mangga sa aming harapan. May mga matang nakatingin sa amin. Pulang-pula mga mata nito. Bumilis ang tibok ng aking puso at nagsimula na rin akong mamawi sa labis na sindak. Tingnan ko ang aking mga kaibigan na gulat na gulat din sa kung ano ang kanilang nakikita. Nag-isisyon akong humakbang patalikod pero lubos ko nang nakita ang kapre na kanina ko pa napapansin. Matangkad, may kung anong tabako siyang hinahawakan at ang kanyang paa ay parang 1 metro ang laki. Dahil sa takot, agad akong tumakbo. Kumaripas kaming lahat sa pagtakbo. Hindi na ako lumingon hanggang sa sumigaw ang aming kaibigan na si Mark na siyang pinakamabagal tumakbo. Humihingi siya ng tulong at nagpa siya ako na tulungan siya. Tumakbo ko papunta kay Mark at hinawakan ko ang kanyang kamay, sabay hilas sa kanya at tumakbo muli. Nauna na sa pagtakbo ang 3 ko pang kaibigan at kami nasa hulihan. Pilit kong binibilisan ang aking pagtakbo. Wala akong iniisip sa panahong yun kung di makaalis kami sa gubat na yon ng buhay at ligtas. Pero nabitawan ko si Mark. Pilit ko siyang inaabot, ngunit paglingon ko, ay biglang sobrang layo ko na sa aking kaibigan. Hindi ko may paliwanag kung bakit siya napunta doon. Nakita ko sa may likuran nito at 3 kapre na nakangisi. Dahil sa takot at kaba, hindi ko na napigilan na tumakbo papalayo sa aking kaibigan. Wala akong iniisip kung di ang makalabas ng ligtas. Masakit man, kailangan kong iwan si Mark sa kagubatan. Nang makalabas na kami sa gubat ng aking ibang kaibigan, dali-dali ako umuwi sa aming bahay at sinabi ko sa aking nanay na may nakita kaming kapre. Lahat ng gagamba na aming nahuli ay nahulog ko habang ako'y tumatakbo. Takot na takot ako at di ko namalayan na napapikit ako at nawala ng malay. Sa pagmulat ng aking mga mata,
Napasigaw ko ang pangalan ng aking kaibigan na naiiwan sa gubat. Biglang may kumatok sa aking pintuan at pagbukas nito, pumasok ang aking nanay pati na ang nanay ni Mark. Tinatanong ng nanay ni Mark kung sakaling dumaan dito ang anak niya. Kung sa amin ito nakitulog dahil kagabi pa raw itong hindi umuwi sa kanilang bahay. Sinabi ko kaagad sa kanya na naiwan sa gubat si Mark. Nagtaka ang magulang niya kung bakit nandun ang kanilang anak. Ipapaliwanag ko na lang po sa inyo mamaya, pero kailangan po natin puntahan sa gubat si Mark. Nandun ba po siya? Ang sabi ko. Nagpasama kami sa tanod sa gubat upang magpatulong para mahanap kaagad si Mark. Tinahak namin ang kagubatan at naisipan kong pumunta kaagad sa may puno na mangga kung saan namin nakita ang kapre. Habang papunta kami sa puno ng mangga, taimtim ako nagdadasal na sana ay buhay pa si Mark, na wala sanang nangyaring masama sa kanya. Minuto ang nagdaan at unti-unti ko nang nakikita ang mangga sa may kalayuan. Ngunit nagtaka ako dahil may kung anong nakasabit doon. Na makalapit na kami, ay tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Nahihilo, nasusuka, nawawala ng lakas, at hindi na matigil-tigil ang pagpatak ng aking mga luha. Ang kanina ko pang pinagtataka ay umabot na din sa isang konklusyon. Si Mark ay nakasabit sa may puno ng mangga. Puno ng dugo ang kanyang katawan. At ang masaklap pa ay wala na itong mata at utak. Nakakapanglumong sinapit ng aking kaibigan. Hindi may paliwanag ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa desisyong nabuo, ay siya mismo ang nagdala sa aming magkakaibigan ng kapahamakan. Hindi ko inaasahan ang mga bagay na ito. Nawalan ako ng kaibigan, nawalan ako ng mahal sa buhay, at kailanman ay hindi ko siya makakalimutan. Itago niyo na lang ako sa pangalan Jessica. Ako ay matagal nang nakikinig at sumusubaybay sa channel mo, Clark. Willing-willing ako sa channel mo dahil di lang ito basta nakakatakot. Kapupulutan din ito ng aral. Nice ko sana mag-share din ang aking kwentong kababalaghan. Medyo masela na mga ibabahagi ko, kaya minabuti ko na palitan ng mga pangalan, pati na ang pangalan ng mga involved sa kwento na ito. Umaasa ako na hindi malalaman ng lahat kung sino talaga ako. Isa akong OFW dito sa Saudi Arabia. Mahirap ang buhay ng isang OFW. Pero kinakaya ko para sa kinabukasan ng aking anak. May asawa ko na tawagin na lang natin sa pangalang Gary. Security guard si Gary sa isang mall at dahil nga sa kahirapan ng buhay, naisipan ko na mga ibang bansa para naman kahit paano, may mapundar kami. 5 taon ang anak ko na si Grace noon. Masakit man sa loob ko, iniwan ko siya sa pangangalaga ng aking mga magulang. Naisip ko kasi na mas maalagaan siya doon kasi pumapasok nga si Gary bilang security guard. Sabi ko na lang sa asawa ko, bisitahin niya ang anak namin nang madalas, lalo na't kapag wala siyang pasok. Noong unang 2 taon, okay naman ang lahat. Mahirap ang trabaho, pero kahit paano ay nakakaipon naman. Panay ang padala ko sa Pilipinas at lagi kong kausap sila Gary at Grace sa Facebook Messenger at madalas kami mag-video call. Kahit paano, panatag ako na okay ang aking mag-ama. Hanggang sa naging madalang na ang pagtawag ni Gary sa akin. Noong una, inakala ko na baka busy lang siya o kaya naman ay pagod. Pero nung lalo pang dumadalang, nagsimula na ako maghinala. Sabi ng mga magulang ko, bihira na rin daw bumisita ito sa kanila para silipin man lang ang anak namin. Nagsimula na talaga akong kutuban ng masama. Tinanong ko ang asawa ko
kung ano bang nangyayari. Pero sabi niya wala daw, pagod lang daw siya. Pero iba talaga yung pakiramdam ko. Ayoko man isipin, pakiramdam ko ay may kinakalokohan siyang ibang babae. Hindi naman talaga ako selosa, Clark. Masasabi ko na tiwala ako sa asawa ko. Pero siya yung nagbibigay sa akin ng dahilan para magduda. Kaya naisip ko na huhulihin ko siya. Nakikisap ako sa isang kaibigan ko sa Pilipinas na magmanman sa asawa ko. Gusto ko munang makasiguro kung anong ginagawa ng asawa ko bago ako tuluyang magdesisyon. Di naman ako nagdalawang salita sa aking kaibigan at pumayag ito na mag-imbestigan ng kaunti para sa akin. Hanggang sa isang araw, nakumpirma na nga ang bagay na aking kinakatakutan. Sabi ng kaibigan ko, may binabahay nga daw na ibang babae ang aking asawa. Nataon na may kakilala ang kaibigan ko na kasamahan sa trabaho ni Gary. Sabi nga nito ay may girlfriend daw yung asawa ko. Minsan daw ay nasasama sa trabaho at nakakasama ng ibang kaibigan sa mga inuman o kaya salo-salo. Nagpadala din sa akin ng litrato ang kaibigan ko na magkasama ang babae pati ang asawa ko. May panibagong Facebook account pa lang aking asawa na hindi ko nalalaman. Doon, marami silang pictures ng kabit niya na pangalanan na lang natin na Donalyn. Halos gumuho ang mundo ko. Gusto ko na sanang umuwi sa Pilipinas kagad-agad. Pero nanghinayang ako sa trabaho ko. Kasi naisip ko, wasak na nga ang pamilya ko. Pati ba naman yung trabaho ko masisira? Kaya tinapos ko na lang ang kontrata ko. Kasi ilang buwan na lang din naman. Naisip ko din na ipatulfo ang asawa ko. Alam ko na nanonood ka sa kanya, kaya natawa ako nung marinig ko sa isang video mo. Pero nagdalawang isip ako kasi lahat kami may iskandalo. Ayoko na malaman ng maraming tao ang kakahiyan na yon. Kaya nung natapos na ang aking kontrata, umuwi ako sa amin nung walang pinagsasabihan. Gusto ko, masurprise ako sila lahat. Pagka-uwi ko sa Pilipinas, ako na lang ang umuwi sa bahay ng magulang ko. Wala akong pinagsabihan talaga. Nasurpresa ang pamilya ko syempre, pero piniliwanag ko sa kanila ang nangyari. Iyak ako ng iyak at awang-awa ang magulang ko at mga kapatid ko sa akin. Sa sobrang galit nga ng ama ko, gusto niyang barilin si Gary. Pero pinigilan ko siya. Sabi ko, ako ang haharap sa lalaki na yon. Inalam ko kung saan nagsasama sila Gary at ang babae nito. Nung nalaman ko, agad ako nagpasama sa kaibigan ko pati sa aking mga magulang. Bala ko nagulatin ang asawa ko pati ang kabit niya. Pagdating namin sa bahay ng babae, kumatok ako. Nung tinanong nila kung sinong kumakatok, hindi ako sumagot. Nung binuksan ng kabit ang pintuan, agad kong tinulak pabukas ang pinto at pinagsampal ang malanding babae na umagaw sa asawa ko. Nung lumabas ang asawa ko para alamin ang nangyayari, siya naman ang pinagsampal ko at sinipa. Lahat ng inipon ko na galit, nilabas ko sa oras na yun. Ang kaibigan ko nag-video para ebidensya na nagkasama sila ng kabit niya. Nagmakaawa ang asawa ko. Sabi niya, natukso lang daw siya dahil nangungulila siya sa akin dahil nasa malayo nga ako. Pero di ako nakinig sa mga walang kwentang paliwanag niya. Sabi ko, wag na siya makakalapit-lapit sa amin ang anak ko. Kaya kong buhayin ang mag-isang anak ko, di na namin siya kailangan. Nag-isip ako kung ididemanda ko sila ng kabit niya na si Donalyn. Pero naisip ko, wag na lang. Iskandalo lang yun. At isa pa, kung gusto nilang magsama, ay di magsama sila. Hindi ako maghahabol. Habang nasa bahay ako ng magulang ko, pabalik-balik si Gary doon. Nagmamakaawa sa akin. Sinusuyo ako at sinasabing hiniwalayan niya na si Donalyn. Nung una,
Hindi ko pinapansin ang pagmamakaawa ni Gary. Ayaw ko na magpaloko. Wala na akong tiwala sa kanya. Tinataboy ko siya, pero habang tumatagal, nanaig sa akin ang pusong ina dahil nakita ko na naghahanap din ng tatay ang anak ko. Hanggang sa nagpa siya ako na patawarin ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, patatawarin ko siya ngayon, pero once na nagkamali siya ulit, wala na talaga. Nagsama kami muli ng asawa ko sa isang maliit na bahay. Naging okay naman ang mga sumunod na buwan. Pilit ni Gary na bumabawi sa amin ang anak ko. Hanggang sa may nangyari sa amin, at ayun na nga, nagbunga ito. Magkakaroon na kami ng anak na pangalawa ng aking asawa. Ngayon marahil, nagtataka kayo kung nasa nakababalagan sa kwentong ito. Eto na yon. Ang malanding kabit ni Gary na si Donalyn, hindi ako tinitigilan. Nagpo-post ng mga kung ano-ano sa Facebook. Pinapalabas na isa akong masamang babae. Sa puntong ito, gusto ko na talaga siyang patulan at ipatulfo. Pero naisip ko, baka lalo lang kaming mapahiya lahat. Kaya hindi ko na lang siya pinansin. Nung minsan na mag-isa lang kami sa bahay ng anak ko, nasa duty kasi yung asawa ko, nakarinig ako ng mga kalusko sa bubong. Akala ko nung una, ordinaryong pusa lang, kaya hindi ko nalang pinansin. Hanggang sa may narinig ako na huli ng tik-tik. Ngayon, hindi naman ako masyadong matatakutin. Mahilig akong makinig sa mga nakakatakot na kwento o kaya manood ng mga horror movies. Pero wala naman akong sariling experience. Nung marinig ko yung tik-tik, pilit ko na iniisip na baka butiki lang ito o kung ano. Hanggang sa nagsimula nung tumigas ang siyang ko, masakit talaga. Doon ako nagsimulang kabahan at naiiyak na ako ng sobra. Kaya tumawag ako sa asawa ko. Sabi ko kay Gary, umuwi muna siya kasi may nangyayari sa bahay. Mabuti naman at nakiusap sa kasama niya si Gary at pinayagan ito na umuwi saglit sa amin dahil nga may emergency. Pagdating ni Gary, may nakita daw siyang malaking pusa sa taas ng bubong. Parang kakaibaw daw talaga yung pusang itim. Kaya ang ginawa niya, pinaputukan niya ito ng baril. Tumakbo naman yung pusa, pero hindi namin sigurado kung tinamaan. Iyak na ako ng iyak ng mga panahon na yun sa takot. Akala ko talaga, mawawala yung anak ko noon. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako sa isang kapatid ko na lalaki na samahan ako sa bahay. Para kung sakali nawala ang asawa ko, at least may lalaki kami nakasama sa bahay ng anak ko. Nanalangin ako na sana'y wag nang ulit bumalik yung aswang. Pero mukhang di niya talaga kami titigilan. Sabi ng nanay ko, maglagay daw ako ng pinabihisan ng asawa ko na t-shirt sa aking tiyan para malito ang aswang. Pero kahit ganun pa man, patuloy ang pagparamdam ng aswang. Ayaw talaga kaming tigilan. Hanggang isang gabi, medyo ginabi ako sa paglalaba. Nandun naman sa bahay ang kapatid ko na lalaki, nanonood ng TV sa loob. Maaga pa naman nun, hindi pa naman sobrang gabi. Magsasampay na sana ako ng damit nang may naramdaman ako na may kumalmot sa aking tiyan. Napasigaw ako sa sobrang gulat at hapde. Hindi ko alam kung ano nangyari kasi wala naman ako nakita na lumapit sa akin kahit tao o hayop man. Pagtingin ko, may kalmot nga sa aking tiyan. Napaiyak ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero naisip ko na hindi naman ako na biktima kasi ang napapanood ko sa TV, winawakwak talaga yung tiyan ng buntis para makuha yung baby. Pero nung gabi na yun, biglang sumaki talaga ang tiyan ko. Hindi ko pa kabawanan, pero parang manganganak na nga ako. Kaya sinugod na nila ako sa ospital. Pagdating doon, napalitan nila na operahan ako kasi grabe ang pagdudugo ko. Iyak ako ng iyak nung nilabas ko ng patay ang baby ko. Ang masama pa, kakaibang itsura nito. Parang puro kalmot
at para talagang kinawawa yung anak ko. Nung medyo malakas-lakas na ako, nagbukas ako ng Facebook. Wala pang nakakaalam na iba maliban sa aming mag-isawa at ang kapatid ko sa mga nangyari. Pero nagulat ako nang may nag-message sa akin na hindi ko kilala. Ang sabi lang sa akin, "Buti na matay ang anak mo." Alam ko na wala akong matibay na ebidensya, pero malakas ang aking kutob na si Donnelly ng aswang at siya ang pumatay sa anak ko. Kasi syempre, kahit naman na ireklamo ko siya at harapin, may kriminal ba na aamin sa krimen? Kung di man siya ang mismong aswang, baka pinakulam niya kami. Nagtanong ako sa albularyo. Sabi nga niya, may malaki daw na galit ang gumawa sa akin ito, pati sa anak ko. Sinabi ko sa albularyo na iganti ako at ginawa naman daw niya. Gusto ko, pagdusahan ni Donnelly ng ginawa niya sa amin ng anak ko. Wala na akong balita kay Donnelly. Umuwi na yata ito sa probinsya niya sa Visayas. Pero kung siya talagang gumawa, masunog sana siya sa impyerno. Sa ngayon, bumalik na ako sa Saudi para makapag-ipon. Kami pa rin naman ni Gary at nangangako siya na hindi na siya mambababae. Sana nga tumupad siya kasi kung hindi, lalayo talaga kami ng anak ko. Salamat kung mapipili ang kwento ko. Alam ko na hindi ito nakakatakot, pero sana magustuhan niyo pa rin. Ang inyong lingkod, Jessica. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming salamat po. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa makinyong panel gumundo na naroon ngayon. At sa mga katuloy ko naman po nandito lang sa Pilipinas, gayon din yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks, I hope nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Okay, so happy Monday. So, gaya nga po ng palagi ko pong sinasabi, ang binabasa ko po tuwing Monday, yung pong usually mga pinapadala po sa ating mga stories. Pero ito po, so yung pong pangalawang story, yung tungkol po dun sa kabitang aswang ng kanyang asawa, aswang yung kabit ng asawa niya rather. Okay, yung po yung pinadala sa akin. So yung pong first story, yung tungkol po dun sa mga kapre na pumatay ng bata. Okay, so ito po yung actually kwento po galing po dun sa isa pong Facebook group. Okay, pero humingi naman po ako ng permiso dun sa taong nagsulat, okay, yung may karanasan nga po nito, kung pwede ko pong i-share po dito sa ating channel. And then pumayag naman po siya, so yun nga, na-share ko na nga po ngayon. Okay, so let's go ahead and discuss the story. So yung unang-una po yung kwento nga po ni Greg. So bago pa pala yun, okay, salamat po kay Jessica tsaka kay Greg sa pagpapadala po nila ng mga kwento po dito sa ating channel. Or at least yung sa case po ni Greg, pagpayag na mabasa ko po yung kwento niya sa channel natin. Okay, unahin muna natin dito. So, actually nakakaano no? Sa totoo lang medyo na ano ako, medyo na nagtataka talaga ako. Kasi first time kong narinig mula sa kwento ni Silent Rasta na yun nga, may mga kapre palang pumapatay ng tao yung pinilipit yung liig ng cult member. Ngayon hindi ko alam na meron din pala talaga mga kapre talagang sadyang pumapatay talaga. Ito kasi grabe. Ito, yun naman, ito naman taong ito, bata. Pinatay nila. Hindi ko alam kung kapre nga ba yun? Baka hindi naman siya kapre. Baka mga maligno to. O tipong, ewan ko, baka aswang nga yata na nagkukunwaring kapre. Kasi never pa talaga ako nakarinig ng kwento ng mga kapre na talagang gumagawa ng mga ganito klase mga bagay. Then anong gaginawa nila sa utak at saka sa mata? Hindi ko alam na kumakain na ba ng mga tao ngayon ng mga kapre? Okay, akala ko naman yung mga kapre parang tipong yun nga, gaya nga nang sabi ko dun sa live stream na paupo-upo lang kung saan, pa-chill-chill lang, pataba-taba ko, ganyan. Pero ngayon, talagang ibang klase na sila, pumapatay na sila. So, ayan, yung mga nakakaalam po ng mga kwento tungkol sa kapre, yung may mga karanasan po dyan, o siguro meron po silang narinig na kwento. Talaga bang ganun ba? Meron talagang instances na yung kapre pumapatay ng tao? Okay, so pakilive naman po yung comments nyo down below para malaman natin kung ano po yung anong meron dyan. And then kung ganun naman po, di dapat mag-ingat-ingat na tayo pala. Akala ko naman kasi tipong biwiruin ka lang, yung ganyan, yung parang tipong magkapakita, tatakot-takutin ka lang.
Pero yung pala eh, ewan ko, kung ano bang nasa isip ng kapring yun bakit siya pumatay. Unprovoked. Wala namang ginagawa sa kanila yung mga batang yun, pero ginawa nila ng masama. Pinatay nga nila actually. Buti sana kung tipong nawala lang tapos binalik after that o ganyan. Pero ayun. So gusto ko pong malaman kung ano ba yung nakakapag-provoke sa isang kapre para pumatay ng isang tao. Okay. So doon naman sa second story, ito yung medyo kakaiba talaga. So ngayon ko lang, well, yes, hindi na normal, hindi na po kakaiba na may mga nag-share ng kwento tungkol sa mga aswang. Pasensya na kayo, medyo maingay, ang dami kasing tao dito kasi nag-film ako ng hapon na. Anyway, so yung nga, yung kakaiba dito is yung kabit daw ng asawa niya ay yung aswang. Ngayon, wala naman siyang matibay na ebidensya since hindi naman ipakita sa kanya yung kabit na naging aswang sa harap mismo niya, o hindi naman nagsabi na siya yung pumatay dun sa anak or kung ano man yung dahilan, kung ano man yung pero ayun nga, okay, so ang pinagbibintangan niya na gumawa sa kanya ng masama, yung umasuma nga sa kanya, ay yung kabit ng asawa niya. Ngayon, very bad yung ginawa ng kabit na yun. Siya na yung kabit. Okay, alam niyo naman ang opinion ko to regarding sa mga ganyan, mga kabit-kabit na yan. Talagang mainit ang dugo ko sa kanila. Okay, so kapag gusto kong ng energy, nanonood ako talaga ng Tulfo. Gaya na nabanggit niya, natatawa siya na parang nababanggit ko nga si Tulfo dito. Pero yun nga, nanonood ako ng mga ganyan, yung mga kabit na nireklamo ng mga lihiti mong asawa, ganyan. So, guys, yung mga kababaihan po dyan, at saka mga lalaki na rin, kasi pwede rin naman maging kabit ang isang lalaki. Okay, so please, wag po kayong gagawin yung bagay na yan. So please, maghanap na lang kayo ng mga walang asawa, Diyos ko. Bakit ba? Nagkakaubusan na ba tayo ng mga lalaki at babae na walang mga asawa? Yung mga may asawa talaga yung inyong nakakaulayaw. Okay? So, wag naman sana ganun. Kasi, remember, nakakasira kayo ng pamilya ng may pamilya. Okay? Din nasisira yung buhay ng mga anak kung may anak sila. At saka yun, kasalanan talaga yon. So please, wag na po kayo mga bet. Wag na po kayong pumatol sa may mga asawa. At yung may mga asawa naman dyan, okay, so remember may asawa kayo, wag na sana ninyong isipin na mga liwa pa, maghanap pa ng mga ibang babae, ibang lalaki. Makontento na kayo kung sino yung asawa ninyo. Please lang. At saka lalo na kung may mga anak kayo, maawa naman kayo dun sa mga anak ninyo. Na ibig sa yung ginagastos mo, dun sa kabit mo, ginagastos mo sa pamilya mo. Alam mo yun, talagang salot sa lupunan yung mga ganyan. Yung parang tipong, oh my God, I'm so sorry kung may mga natatamaan ako dito, pero alam niyo yan sa sarili ninyo. Okay, wala naman po natuwa. Oo, mistress ka nga pala niya, no? Ang galing mo naman. Wow, okay. So wala talaga. Wala talagang wala ka talagang masasabing maganda sa mga katulad nila. Okay? At yun, kawawa naman si baby na naapektuhan. Hindi nga siya nabuhay dahil nga dun sa nangyari. Pero ito, okay, alam naman natin yung mga bagay na dapat gawin para hindi tayo maaswang, like magpausok ng goma, maglagay ng maglagay ng mga puntot pagi, ganyan. So gawin na lang niyo po siguro yung mga bagay na yon para at least makatulong if ever man nabuntis ka and then meron threat na may mga ganyan. And then of course magdasal. Magdasal, magdasal, magdasal. So, dasal po palagi tayo para hindi rin makalapit sa atin yung mga masasamang elemento katulad ng mga aswang, ganyan. Okay? So, ayun. Sana mag-share ka pa ulit sa amin ng story, Jessica. Gayun din po si Greg. Sana makapag-share din po kayo ng story pa ulit dito sa channel. Okay? And then, yun, mga iba po. So, please, pakisend na lang po yung mga kwento kababalagan po ninyo sa ating channel. Sana po, yung pong mga totoong kwento talaga, yung pong mga nangyari po talaga sa iyo or nangyari po sa mga kasama po ninyo or ka mag-anak o kaibigan o kung sino man, basta yung mga totoong nangyari. Okay, so yun lamang po. So thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!